Samantala, balikan natin ang report ni Earlro Bringas. Ito may kaugnayan po sa formal na pag-endorso ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan sa BBM Sara Unity. Narito ang kanyang report. Formal nang inendorso ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ng BBM Sara Unity sa ginawa nitong proclamation rally sa lungsod itong weekend. Ayon kay Malapitan, paraan niya sa kanila ay panalo ng Unity at election na lamang anyang kailangan. Nitong Sabado, inikot ng Unity Mambong Caloocan lahat ng kalsada ay sinuyod ng motorcade caravan at kitang-kita naman ang napakaraming tao na nag-abang kay BBM. Unang inikot ng Unity Mayang Caloocan South at sa ikalawang motorcade caravan sa North Caloocan bandang hapon, kompletong mag-tandem na Sara Duterte at Bongbong Marcos. Tumagal ang halos ilang oras ang motorcade caravan sa lungsod. Sa sobrang dami ng tao, may pagkakataon pa na hindi na makausad ang caravan sa dami ng gustong kumamay kay BBM at Sara Duterte. Matapos ang naging motorcade caravan, naging mainit sa social media ang umano'y pag-iwas umano ni BBM sa pagkamay sa mga tao. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni BBM na si Attorney Vic Rodriguez na mayroon itong sugat sa bandang kamay dahil sa naging campaign caravan itong mga nakaraang araw sa Cavite matapos itong makalmot. Pinakita pa ng kampo ni Marcos ang litrato nito na mayroong bandage sa may bandang pulso. Paglilinaw ni Rodriguez na impeksyon ang sugat ni Marcos kaya nag-iingat ito sa nagdaang motorcade caravan sa Caloocan na mahawakan ang kanyang sugat. Lumakian niya at namaga ito at pati ang kabilang braso niya ay nagkasugat din dahil sa hila, kalmot at pisil ng kanyang supporters. Sa crowd estimate ng PNP Caloocan, umabot sa 50,000 na kataong dumalo sa campaign rally ng BBM Sara Unity sa Malaria North Caloocan. Bukod pa ito sa mga nag-abang sa mga dinaanan ng motorcade caravan ng Unity sa iba't ibang kalye sa Caloocan. Sa mga sinasagawang proclamation rally ng BBM Sara Unity sa iba't ibang panig ng bansa ay sinisiguro naman daw nila na nasusunod ang mga ipinatutupad na safety and health protocols. Sinisiguro din daw ng organizer na lahat ng dadalo dito sa kanilang mga events ay mga vaccinated at merong mga dalang vaccine card at nasusunod pa rin ang mga safety and health protocols. Kasama rin ni na presidential aspirant Marcos at running mate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, ang senatorial ticket ng Unity na sina Gilbert Chodoro, Harry Roque, Jingoy Estrada, Congressman Rodante Marcoleta, Larry Gadon at Mark Villar. Kahit mahaba, napahaba yung aming motorcade, ay hindi po kami napapagod dahil nakikita po namin ang mga ngiti ninyo at ang mga sigaw ninyo at sa mga pahayag ninyo na suporta sa amin. Kaya maliwanag po sa akin na ang aming adhikain na pagkakaisa ay mainit na tinanggap dito sa Caloocan. Dahil po tayo ay nadahan-dahan pong lumalabas sa pandemya, ngunit haharap pa rin po tayo sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. At tapat po ang aking paniniwala na ang unang hakbang para lutasin ang mga problemang hinaharap natin sa pandemya, sa ekonomiya, ay dapat po tayo ay magkaisa. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras ninyo at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. We also commit na ipagpatuloy ang mga reforma na nagawa ni Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang pagpapatuloy ng infrastructure development o ang build at ang pagsumpo ng krimen at droga sa ating bansa. Si Senator Sherwin Gatchalian ay kinatawa ng kanyang kapatid na si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Nagsalita rin sa event ang Action Star at Senate hopeful na si Robin Padilla na hindi pa napagkakasunduan ang Unity bilang bahagi ng kanilang slate. Nagtapos ang campaign rally sa isang kanta at isang fireworks display. Earlro Bringas para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapa.